Kinumpirma naman ng Liberal Party na isang SSS commissioner ang kasama sa kanilang pangangampanya sa mga probinsya. Ayon kay LC spokesperson Barry Gutierrez, kasama sa kanilang sorte sa Mindanao si SSS Commissioner Eliza Antonino. Pero hindi matiyak ni Gutierrez kung totoong naging chief of staff siya ni LP standard bearer Mar Rojas bago siya naitalaga sa SSS. Base naman sa mga kumalat sa social media, nasa 30 anyos lang si Antonino at ang kita niya bilang SSS Commissioner noong 2014 ay nasa halos 6 million pesos. Alam ko she has been appointed by the president to be part of the SSS board representing the general public. As to her record, I really can't speak to it. Hindi ako pamilyar sa kanyang buong kasaysayan at ang kanyang buong work history. Itinanggi naman ng LP na ang pag-aproba ni Pinoy sa dagdag sahod para sa mga kawarin ng pamahalaan ay pambawi sa dinaaprobahang SSS pension hike. Tingin ko hindi usapin ito ng bawi o hindi, kundi usapin ang ano ba talaga ang tamang dapat gawin. Okay? Nung si Pinoy ay nag-veto ng SSS, klaro yung kanyang batayan. Pinoprotektahan niya yung higit na kararami. Dito sa kasong ito, nandiyan naman ang pera, kayang ma-afford. Gusto naman nating itaas ang sweldo ng ating mga empleyado sa gobyerno. Ginawa niya. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.